Magandang hapon mga kapatid. Welcome na naman po sa bagong video natin mga kapatid. Ito ay tungkol sa ito DE64W at saka ito yung DE64V. So, tingnan natin kung ano yung mga kaiba nila. So, una sa mukha dito sa headlight nila halos magkapareho lang. Ito mayroon lang siyang fog light. Ito wala. Pwede naman yan lagyan o nasa inyo na lang, i-modify nyo na lang. Basta yun ang sa as is or sa stock, yun ang kaiba nila. At saka sa ano naman, yung sa itaas, ito yung tinatawag nila na low roof. Tawag na low roof kasi mababa lang yung ano niya, yung sa roof niya. At ito yung tinatawag nila na high roof. Ito mas mataas ito. So yun ang sa ano nila sa mukha, halos magkapareho lang. So sa likod naman, tingnan natin dito sa likod, dito sa ano banda sa side niya, halos magkapareho lang sila sa ano, yung sa ang yung si DE64W at saka yung DE64B, no? Ang sa likod naman, DE64W, so yung salamin niya hanggang dito. Yung salamin niya. Tapos yung tail light niya pataas na, no? Ang sa ano naman sa D64V, so hanggang dito lang yung salamin niya. Yung tail light naman nandito sa baba. So yun ang kaibahan ng D64V at saka D64W. So sa loob naman mga kapatid, tingnan natin dito. So yung dashboard niya at saka yung upuan niya manibela. So halos magkapareho lang sila sa ano. So ito yung sa ano sa DE64W. At saka yung sa likod naman ito. Ito yung upuan niya. Ito yung kaibahan doon sa DE64V. So ang kaibahan nito mga kapatid, itong upuan, ito yung dinatawag nila na captain seat. Yung ano siya, ma-fold siya. Oh, ito. Ma-fold siya. O pwede ka maghiga, ganun. So, yun ang upuan niya. Yung sa kabila naman. At saka yung sa, ano naman, sa kisame. So, mas mababa ito. Kumpara doon sa DE64V. So, tingnan natin yung DE64B. So, yung sa DE64B naman. Oh, ito yung. So, upuan niya. Dashboard niya. Manibela. So, halos pareho lang sila doon sa 64W. At sa likod naman, so ito lang yung upuan niya. So straight lang, hindi siya captain seat. So yun ang mga kaibahan nila. Sa engine naman, pareho sila 3 cylinder. Ito turbo, ito hindi. Sa fuel consumption naman, so depende lang yun sa condition o sa driver, sa pag ano, sa pagmamaneho. Sa maintenance naman mga kapatid, itong dalawa ito, 2 years na to sila. So pag-usapan natin yung sa maintenance. So far wala naman kaming nagasto, wala namang maintenance. Ito yung kagandahan nito mga kapatid kasi low maintenance siya. So ito ang ano lang dito is change oil. Ito naman nagpalit ako ng ignition coil at saka spark plug. So ang ignition coil mura man lang yun, so 650 dalawa. So yun mga kapatid, ang sa maintenance mas mano siya, mas maganda kasi low maintenance siya compare sa ibang sasakyan o sa mga kotse. Kasi may BIOS ako dati, mas mahal yung mga pisa nila, kaya nagpalit ako dito sa transformer kasi mura lang yung maintenance. So far, sa 2 years namin mga kapatid, wala talaga kaming labad sa ulo na ano dito. So, depende lang siguro sa pag ano, sa paggamit, so sa driver, sa mag-maintain, sa pag-alaga. So, ganun lang. Pero, so far, magaling siya o maganda siya. So, itong mga sasakyan mga kapatid, ito yung transformer na nabili namin. Ito yung tinatawag namin mga kapatid na mumumurahin lang. Kasi ito lang yung kaya namin. So ito, nakuha namin ito sa halagang 125,000.
hindi pa kasali doon ng registro. Ang registro doon is ano, 15,000. So ito namang wagon, D64W 160. So hindi din kasali doon ang registration. So ang pintura as is, kami na lang nagpintura. So ang gastos namin dito, 3,000 dito, 3,000 dito sa pintura. So sa upholstery, mura man lang 'yon. So 'yun mga kapatid, kunting idea lang. Sana maka-idea kayo kung saan dito ang pipiliin nyo. Kayo nang bahala, sa makina walang problema. Pero kung gusto nyo yung ready na po, yung mga loaded na, yung maganda na yung pintura, upholstery na, mayroon din. So medyo may kamahalan lang. So kung sa may pira, okay lang, walang problema. Pero sa amin na medyo kapos sa budget, so ito lang muna yung kaya namin. So yun mga kapatid, sana nakatulong, makapagbigay sa inyo ng idea. So kayo na ang bahala doon mag-decide, no? Basta ito lang yung kaya namin. Sana i-subscribe nyo ang channel ko, at saka kung nagustuhan nyo, pwede din nyo i-share. So salamat at magandang tanghali po sa inyong lahat.